sa piging nahan doon niya sa atin. Tayo'y mag-ingay nga lang sa Diyos na sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Sabado, tayo po'y pumupunta. Lumilingon tayo sa ating Nanay sa Langit, ang mahal na Birhing Maria, upang tayo'y patnubayan, kalingain at lalong mahalin niya. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo kami magkamit kailanman ng kalusugan ng at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhing, si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawa si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leia. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhi kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama
Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na napaaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin suubin ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ito'y nasaksihan ng alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Magsitayo po ang lahat. Kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinilong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Salip, ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong ama, maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harap ng mga tao ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Kahapon ng Biyernes, napakadami pong mga deboto. Patuloy po tayong nagdadasal para sa isa't isa. Sa kapangyarihan ng sama-samang panalangin, makita ito ng Panginoon at siya'y nalulugod sa mga nagmamahal sa Kanya. Di ba kung nakikita niya ang ekspresyon, ang kalooban ng Diyos ay mapupukaw natin. Pahintulutan niyo po kung baligtarin ang kadalasan po unang pagbasa tsaka ebanghelyo. Ebanghelyo muna kung inyong mamarapatin po. Ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ito'y ukol sa pagsunod, pagiging alagad sa Panginoon. Ang alagad ay tumutulad, umaasa, at ipinapakilala niyang matapang ang Panginoon. Ang alagad ay sumusunod. Ibig sabihin nito, hindi niya sinasapawan, hindi niya hinihigitan. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kaya alisin mo sa isipin mo na magiging pamoso ka, magiging sikat ka. Tara! Yung iba, ganyan, di ba? Sarili ang ipinapahayag. Umpisa pa lamang, sumusunod kay Kristo ang alagad. Sumusunod, hindi sinasapawan, hindi hinihigitan. Ang alagad din ay umaasa. Ba, nakakatakot na marami mga pangamba. Haharap ka sa mga, may halaga ba ako? Minsan eh, sino ba ako sa harap ng mga tanyang na tao? Sabi, binigyan ng pampalakas ng kalooban, aalagaan kita, susuportan kita. Tingnan mo nga, yung mga lumilipad na ibon sa impapawid. Inaalagaan ng Diyos yan.
eh lalo ka pa. Kaya yung mga nanghihina, magtiwala. At ang tungkulin ng alagad na ipresenta, ilahad, ipakilala, ipagmalaki ang Panginoon sa harapan ng mga tao. Yan, kung tatapang ka, kung lalakas ang iyong loob, kung tataas ang iyong boses, kung maninindigan ka, isigaw mo mula sa bubong. Huwag mong ipagtatago, huwag mong ikahihiya, huwag mong itatatwa. Sapagkat kung itatwa, yun ang huling pangungusap mo ang Panginoon, eh, itatatwa ka. Hindi ka makikilala ng Diyos sa harapan ng kanyang Ama. Kaya ang alagad, sumusunod, nagtitiwala at ipinapahayag ang Panginoon. Darako naman tayo sa ating unang pagbasa sa Genesis kasi konklusyon na ng ating magandang kwento. Sambahin natin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Nailibing na sila. Nailibing na si Abraham kasama kanyang asawa, si Isaac at mga asawa niya. At ngayon, namatay na si Jacob. Nandun na, nagalang na. Makikita natin ang sinusubaybayan tayo, sinasamahan na tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Ito naman, natakot yung mga, dinamatay na yung kanilang tatay, si Jacob. Sabi ng mga kapatid, nako, natatakot tayo kay Jose. Sabi ni Jose, ito po maganda, pampamilya po itong kwento na ito. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kahit na ba masama ang ginawa ninyo sa akin. Ulitin ko po. Hindi ko na... Sabi niya sa kanyang mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kahit na ba masama ang ginawa nyo sa akin. Pinahayag niya yung damdamin sa loobin niya. Masakit yun. Matagal yun na kinimkim niya sa kanyang damdamin. Ngunit umiral ay ang Diyos sa pamamagitan ng kasamaan ninyo, naging gobernador ako ng Ehipto at maraming mga natulungan, napakain ay marami. Huwag kayong mag-alala. Pinapatawad ko na kayo. Kaya ito ko, hinuli ko po yung unang pagbasa sapagkat si Jose po ito, edibuto tayo ni San Jose. Ngayon ay taon ni San Jose. At ang may larawan tayo sa inyong kaliwa dito sa sanktuaryo ng simbahan ng Kapo, larawan ni San Jose. Hindi ba merong tinapay dyan? Nagpakain si Jose at ang merong patungkol ito sa lumang tipan, Ite at Joseph, pumunta kay Jose para tayo makakain. Ha? Bukod sa pagkain, bukod sa pera, bukod sa pinansyal, alam nyo na yan, datay may problema dyan. Wala naman ako nakikita sa inyong milyonaryo. Wala naman ditong bilyonaryo. Tayo po eh, alam nyo na, sa hirap ng buhay. Pumunta kay San Jose sa mga para matustusan ng mga pangangailangan natin. Bukod sa financial, sa pera, sa atik, sa salapi, alam na natin yan. Yung kaugnayan sa pamilya, nagkasakitan tayo sa mahaba ng panahon. Totoo, nasaktan tayo. Huwag na tayo magpakadrama. Magaling tayo dyan. Kapatawaran. Maganda, di ba? Yung katapusan, ginalang nila ang kanilang ama, ginalang nila ang kanilang lolo, ginalang nila ang kanyang tatay ng lolo. Ano ba tawag doon? Yun, mga ninuno. At sila'y nagpatawad bilang pamilya.
Umasa tayo, araw ngayon ni Maria, sa tulong ni Maria at ni San Jose para sa pagbubuo ng pamilya. Gayun din si San Roque, huwing may pandemya, ipagsanggalang niyo naman kami sa mga Delta variant. At ang ating pamilya na nagpapatawad sa isa't isa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ating itutugon po, Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan, nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hiniling namin sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kay may nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalan sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming ang pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ay iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque Pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling ay dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkar nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyang na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos.